Mga Pops, nagagamit nyo ba sa makabuluhang bagay ang hilig nyo sa paggamit ng internet? Sabi kasi ng DICT, mainam kung productive kayo at may natututunan sa pag-scroll online. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Pamela Vasquez. Walang duda na ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang bansa pagdating sa paggamit sa social media. Pero ang tanong, magagamit ba ng mga Pinoy ang kaalamang nakukuha dyan? So we are Social Digital 2023 report, higit 85 million na ang internet users sa bansa. Katumbas yan ang 73% ng total population natin. The global average is pegged at around 6.56 hours or almost 7 hours. In the Philippines, we top this list by spending an average of 10.27 hours online per day. Yun nga lang, tila hindi raw namamaximize ang pagiging babandiwan sa internet. Kaya ang ending, nagiging unproductive ang araw. Gaya ni Mika na aminadong nauubos noon ang oras kanonood online. Nauubos yung oras ko. Parang wala akong ibang ginagawa. Yung isang buong araw, nanonood lang ako ng YouTube or basta nakatingin lang ako sa cellphone ko, scroll lang ang scroll. At ngayong Information and Communications Technology o ICT Month, mahalaga raw ayon sa DICT na magamit na mga Pops natin ang internet o social media sa pagkatuto ng isang individual, sa pag-aaral man yan, trabaho, negosyo o ekonomiya. Paglilinaw nila, walang masama kung gagamitin ito for entertainment, pero dapat din daw na gamitin ito sa mas makabuluhang mga bagay. Kaya naman si Mika, na ilang buwan nang nagtatrabaho bilang real estate agent, ginagamit na ang internet para makabenta online. Manonood man ako ng content sa YouTube, pero gagamitin ko siya as a lesson. Makakakuha ko ng ideas for new contents or how to communicate with the clients properly. Ilan naman sa mga patuloy na isinusulo ng DICT ay ang paglalagay ng internet connection sa mga liblib o malalayong lugar. At ang paglunsad kamakailan ng Ego Super App para sa mas mabilis at madaling pakikipag-transact sa mga ahensya ng gobyerno. Mobile Journal, Pamela Vasquez po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.